Dito tayo sa loob ng Super 8 Monumento. So yung 3G Recess na okay mga naka-new arrivals lang yun dito. Yeah. At Hong Kong Surplus. Check natin yung mga sapatos na dito sa loob mga amigo. Kasi marami yung nasisilip dito ng mga magandang klase ng sapatos na meron sila dito. So ano panihintay natin? Tara, pasok tayo. What's up mga amigo, this is me again, Chan TV, at welcome back sa channel ko mga amigo. So bago tayo magsimula mga amigo, gusto ko muna batiin kayong lahat ng Happy Valentine. So ayan, makikita nyo naman sa likod natin, marami silang mga latest display ngayon ng mga sapatos mga amigo. At ang daming mga gandang klase dito which is ipakita ko sa inyo. So tara, biro tayo. So ito yung pinakaunang sapatos mga amigo na nakikita ko dito, which is yung Air Force 1 na white and red yung shoes na ito mga amigo, which is napaka-good pa kasi new arrival na sila ngayon for the price of 1,300 pesos mga amigo. So ito na lang yung medyo problema niya kasi malalat na siguro yung heel strap dito kaya tinabawa na lang. So yan. Pero so far dito sa body ng sapatos mga amigo, napaka-good pa. Tsaka yung colorway niya, okay sa akin kasi combination ng red sa white. Look at that, napaka-sulit pa ng condition sa upper part mga amigo ng sapatos na to. And then, original pa pati yung insole. So, yan. And then, ito yung outsole mga amigo. 1,300 pesos. At ang size niya is size 8.5 mga amigo. Or itong Nike Lunar Glide 6 sa mga sulit din dito mga amigo. Napaka-lightweight. Kung naghahanap kayo ng mga pang training shoes, pang running shoes, ito. Isa sa mga dapis dito mga amigo. Which is good na good pa pati yung condition. Nasa 9 pa out of 10. Pati yung outsole niya mga amigo. Napaka-sulit pa rin yung condition. For the size of 8, at ang price na dito is 1,600 pesos lang. Mayroon din akong nakita ditong isa pang Adidas Iniki mga amigo na size 9.5 lang mga amigo. Ang ganda na pati yung dito sa midsole na Boss Technology na rin, which is napaka solid mga amigo yung condition pa nito sa upper. Pero dito sa pinaka outsole niya mga amigo, medyo bumuka na lang yung niya dyan. Ayan, yung outsole niya, which is yung gum sole. Ayan, 1,800 pesos mga amigo. Pero ayan, kung marunong naman kayo mag-restore, ito lang talaga yung problema niya kasi solid na solid pa yung upper part ng sapatos na ito mga amigo. Ayan, so original pa pati yung insole. Ito lang, ayan, yung part na to. Meron pa dito nga kung nakita mga amigo, isa sa mga solid na solid. Ang ganda pa na niya tingnan, oh, pati yung colorway niya, hindi pa ganun kakumpas mga amigo. Size 8.5. Pero look at that, yung condition ng sapatos mga amigo. Solid na solid pa, ayan, oh. Ito yung kabilang side niya. At original pa lahat, pero dito sa pinaka-outsole medyo mayroon na siyang konting problema dyan. Pero ayan, solid na solid pa rin naman, hindi pa ganun kalala yung heel drag. 1,600 pesos, ipakita ko na rin pati yung kaparis niya. So which is ito, at original pa pati yung insole. Wow, good pa to mga amigo. So yan, pati yung bandang bump niya, solid na solid pa. Dito na lang, konting heel drag lang naman yan, pero so far nasa 8 pa out of 10 yung condition nito. Yan, meron ditong isa sa mga customer dito nila sa Super 8 na 3G Recess. Ayan, nabili niya nila. 2-way ito eh. So, ayan, brand new pa to. Ayun, dalawa pala nabili mo. Air Force 1 din yun. Oh, yan may collab. Isa pang solid dito. Ito yung Nike Internationalist na blue and white yung midsole mga amigo. So ayan, ang ganda pa rin ang condition niya mga amigo, which is napaka solid pa. Yung insole niya original pa mga amigo. So ayan, ito yung kabilang side. So look at that, napaka solid pa nung condition ng sapatos. At ang price niya mga amigo is 1,700 pesos. Siguro may mga bawas pa to kahit paano. Basta humingi na kayo ng discount. Size 8 mga amigo. So ayan, sa mga size 8 dyan, meron siya nitong isa pang Nike Internationalist na gray and white saka blue naman yung shoes. Ito yan naman yung colorway niya, which is napaka solid pa rin pati yung out, yung insole niya original pa mga amigo. So yan, tungnan na naman yung tsura ng sapatos mga amigo, which is good na good pa, napakalinis, napakakinis pa ng mga amigo. At ang price niya dito is ng 1,700 pesos, size 8.5, so mas malaki siya ng konti kumpara dito sa kulay blue. So meron dito isang magandang klaseng Adidas mga amigo, yan Adidas Copa, which is good na good pa yung condition. At ang colorway mga amigo, isa sa mga maangas pa rito tingnan, which is ayan,
Kung titingnan mo lahat ng part ng sapatos ito, wala pang masyadong problema. Pati yung outsole, although mayroon ng manipis pa naman yung heel drag niya, napakakinis pa nito at napakalinis pa, mga amigos. So yan. Ayan. Size 8. So yan, para sa mga lalaki na ito dyan, subscribers na size 8, pwedeng-pwede nyan sa inyo, mga amigo. So, meron pa dito isang sulit na sulit pa sana yun. Ayan, maliit nga lang, mga amigo, pang babae yata yung size nito. Or pwede na sa mga lalaki dyan, mga amigo. Ang price niya is 1,600 pesos, pulidong-pulido pa pati outsole. Ang ganda ng color way, mga amigo. Isa sa mga gustong-gusto kong kulay din dito. Size 7, mga amigo. So yan. So kung size 7 ka at type na type mo to, so bisitahin nyo sila dito sa Super 8 Monumento. Dito rin, mayroon tayong nakita pang isang Stan Smith na black and white combination ng kulay, mga amigo, which is size 9.5 lang to. So wow, sulit na sulit ito, mga amigo. Ang ganda pa ng condition niya, 7 out of 10. So ayan yung kabilang side, which is wala pang masyadong issue, mga amigo. Yan. So medyo nanilaw na lang ng konti, pero pulido-pulido pa. Pati yung outsole niya, mga amigo, may mga kunting heel drag lang dyan. At ang price na dito is 1,800 pesos. Okay, okay to. Then mayroon pang isang New Balance shoes dito na blue, size 9. So para sa mga New Balance lover dyan, so pwedeng-pwede to sa inyo, mga amigo. 1,600 pesos. So yan, ayan yung pinaka-outsole. This is okay pa rin. Meron pa ditong isang Stan Smith na size 8.5. Meron na siya mga kunting heel drag, mga amigo, pero ay okay pa naman yan. 1,600 pesos Paris niya. This is papakita ko na rin sa inyo. So yan yung, mga amigo. So yan yung mga kunting issue niya. Ayan, pero sulit na sulit pa ito, mga amigo, ha, for the price of 1,600 pesos. So may mga bawas pa siguro yan pag humingi kayo dito ng mga discount. So meron pa yun, mga amigo. At isa, ito yung isa sa mga gustong-gusto kong kulay dito, which is size 8. Ayan, New Balance na leather na po yung pinaka dito niya. So made in leather material na po to. So yan yung pinaka likod. At ito yung kabilang side, which is napakasulit pa ng condition niya. So look at that. At ito yung outsole. Mayroon na siya mga kunting heel drag. 1,600 pesos pa rin yung price, mga amigo. So yan, pulidong-pulido pa rin yun, pati yung outsole niya. At yan, yung insole na lang niya, I think hindi na siya original, pero so far okay pa, mga amigo. So malinis na malinis pa itong sapatos na to. Mayroon pang isa ditong, yan, bumabaka ng New Balance shoes dito ngayon, mga amigo. Size 8.5, yung insole original pa. So yan, ito yung pinaka-outsole. So napakanipis pa ng heel drag, mga amigo. Dito, siguro makikita natin dito yung pinaka-price niya nandito. So yan, 1,600 pesos pa rin. So ito pa, mayroon ditong isang K-Star Ride, triple white na Adidas K-Star Ride, mga amigo, 980 pesos. Condition niya is napaka okay pa, pulidong-pulido pa, wala pang masyadong heel drag dyan. So ito yung mga sizes na pang babae na siguro dito, mga amigo. So check na lang natin yung size. Size 7.5. So yan, kung naghahanap ka ng mga ganitong design, kung mahilig kayo sa mga ganito, ayan, puntahan nyo sila dito. So, at ito pa isa sa mga good na good thing nandito, yan, yung New Balance na red and white combination. Original pa pati yung insole, mga amigo. At ito yung outsole. At ang price niya dito, check natin. So yan, ito 1,600 pesos. Ito lang yung mga issue na talaga. Ayan, yung mga colorway lang dito. Which is pwedeng-pwede pa itong gawa ng paraan, mga amigo. Ayan, lahat to leather na material na po yung upper body, mga amigo. So yan, oh, napakasulit pa itong kulay na ito, mga amigo. So ito lang talaga, reflectorized type itong logo niya na New Balance, mga amigo. Ayan, nagre-reflect siya. Tamaan siya ng ilaw. Ito nagre-reflect itong part na ito. So yan, which is napakasulit pa ito yung outsole. So sa mga naghanap din ng ganitong klase, which is, hindi ko alam kung pang saan ito ginagamit itong Nike skin na sapatos ito, mga amigo. So yan, meron sila dito. At ito almost new pa ito, mga amigo. Ito yung mga Hyper Venom, which is 1,600 pesos. Size 10.5 yung size nito. Hindi ko lang sigurado kung boxing ba ito. Yan, meron sila dito ng ganyan. So yan, what's up, amigo? Ito na yung pinaka-last portion na ibibiro natin ngayon. Papakita ko sa inyo yung mga pinaka-the-best na klase ng sapatos na meron sila dito, mga amigo. So tara! So ito yung pinaka-isa sa solid na trinomic dito from Puma Shoes, mga amigo. Insole, original pa, check.
At ito yung body na may gawin sa sundao. Look at that. So wala na akong masabi. Makikita nyo lang sa video na napakasulid pa naman talaga siya. So yan, halos wala na akong sasabihin dahil kitang-kita na lahat sa video mga amigo yung condition niya, pati yung outsole. So yan, yung mga details dyan, andyan pa, so manipis pa mga shadow yung head drag. 2,200 pesos yung price nito mga amigo. At ang size niya is size 10.5. So yan, kung medyo malaki yung sizes mo at type na type mo yung ganitong design, tsaka yung model ng sapatos na to, tsaka yung brand, so pwedeng-pwede nyo siyang mabili pa dito. Sana maabutan nyo pa, just in case puntahan nyo. So yan, ito yung Paris niya mga amigo, by the way. This is ganun rin, yung condition niya, pulidong-pulido. Pati yung outsole mga amigo, so look at that. And meron dito isang pang basketball shoes, yung Nike Hyperdunks na flywire mga amigo. So yan, orange, gray, blue, combination ng colorway. Original pa rin pati yung insole. So look at that mga amigo, yung mga design nila dito. Saka yung mga, yung condition talaga ng sapatos nito mga amigo, sulit na sulit pa. 2,200 pesos. Ayan lang yung kunting issue niya talaga. Medyo nabawasan ng konti yung part na dyan. So yan, at ito yung Paris niya mga amigo. Yan. So litaw na litaw pa yung pagka-orange dyan. Wala pang masyadong mga scratches dyan sa taas. So ito yung outsole. Ganun pa rin siya. And then mayroon pang isa ditong Nike shoes na pang basketball din, which is ang size niya is size 7.5. So ito yung medyo may pagka pink orange yung colorway niya. At ito yung outsole. Wow. Ayan o. So transparent na yung pinakailalim. May pagka Air Max siya. 1,700 pesos to mga amigo. So look at that. Size 9.5 pala yung size nito mga amigo. So yan, ito yung Paris niya. Ito yung pinaka-adabis dito. May nakita akong Jordan shoes dito na yung colorway niya mga amigo is black and maroon. So yan. So pulidong-pulido pa rin. Makikita nyo naman sa video. Walang ka-issue-issue pa ito mga amigo. Halos almost nyo pa ito tingnan. So yan, yung kabilang side. At yung insole niya dito is original pa yan, I think. So check na lang natin yung size dito mga amigo. Ayan, ito size 8. So yan, maraming maghahabol nito. So yan, sa mga size 8 dyan, 2,200 pesos ito mga amigo. Pero I think may mga bawas pa yan. Hingin lang yun ng discount. So yan, napaka-pulido pa yung outsole niya. So look at that. Yung mga punting details andyan pa. So yan, sa mga naghahanap ng ganitong sapatos, try nyo na sila puntahan dito. Pakita ko rin sa inyo yung Paris niya para pulido talaga yung papakitan natin. So yan mga amigo, sulit na sulit pa. So ganun din condition ng pinaka-outsole niya, which is the best para sa inyo to. So ito pa, mayroon ditong isang leader type na Adidas shoes mga amigo, which is 1,800 pesos to. So yan, ito yung design at ito yung condition niya. Size 8.5 lang to mga amigo. So mayroon sila dito ng mga Adidas Torsion, which is ganito yung design niya. So yan. So may marami na siyang colorway dito sa pinaka midsole part. 2,200 pesos din to mga amigo, pero size 10 lang to mga amigo. So medyo malaki na rin yung size diyan. So kung may mga size 10 diyan sa mga nanonood sa atin ngayon, so pwede niyo puntahan to mga amigo. At isa pa dito, eto mayroon ako nakita ditong Nike Epic React mga amigo. Wow. Ito isa sa mga good talaga mga amigo. Isa sa mga gusto ko rin. Napakagaan lang itong sapatos na to. So ito na yung mga pang running shoes, pang training shoes. Wow. So yan, maraming maghahabol nito. Itong Nike Epic React na combination ng gray tsaka black. Size 9.5. So dito siya. At yung price niya dito mga amigo, by the way, walang price. So check natin mamaya, tanong tayo kung magkano'ng price nito. Meron ditong patig na colorway mga amigo ng New Balance Rev Lite, which is size 9 lang din siya. So yan, in condition niya mga amigo, okay pa rin. So yan, ipagkapatig dyan yung design niya. So yan yung sapatos na to. Ito yung outsole, pulido pa rin yung outsole niya. So wala pang masyadong heel drag dyan, ito yung kabilang side. Which is ang price na dito is 1,800 pesos mga amigo, sa para dito. Ayan, and then meron siyang katabi ditong Nike shoes na look at that, napaka solid pa. Ito almost nyo pa rin siya, ito yung Nike Revolution 2. This is, ayan yung condition ng sapatos mga amigo. At ang outsole niya, so yan, isa sa mga good pa rin. Pakita ko sa inyo yung price niya dito. 2,200 pesos mga amigo. So yan, ito yung condition, napaka solid pa. Puting puti siya mga amigo at ang napaka linis pa ng mga nakadisplay dito. Which is almost new pa talaga to. Hindi pa halos nagamit. And then may mga Mizuno brand din dito mga amigo. So yan, so ayan, pulidong-pulido pa pati yung mga kunting details dyan sa body. Ayan, buong-buo pa. Ito halos, ayan, ilang beses na siguro ito nang gamit mga amigo. Kasi solid na solid pa yung condition, pati yung outsole, 1,800 pesos. So for the size of 8.5,
Yan, maraming maghahabol sa mga size na yan. Ito rin, ito sa isa sa mga kilalang Nike shoes din yung mga ganito mga amigo. Ayan. Ayan, original pa yung insole niya mga amigo. At ito yung outsole, pakita ko rin sa iyo. So, walang masyadong kahildrag-hildrag dyan. So, ito lang medyo nag yellowish na lang dito. Pero kayang solusyonan niya mga amigo. At ang details ng size niya dito is size 9. So, ayan, itong, yung price niya mga amigo is 1,800 pesos. So, ito yung Paris niya. Ayan, 1,800 pesos na lang to. Meron ditong Air Force 1 na ito. Pakita ko sa inyo yung gray, blue, yung combination ng kulay mga amigo. So, ito pulido pa rin siya. Ayan, may pagka-suede na yung material dito. So, ayan, makikita natin yung design niya at napaka-solid pa. So, marirate ko siya ng 8 out of 10. Pero dito sa pinaka-outsole niya mga amigo, so ayan, medyo makapal na yung heel drag. May mga lumitaw na yung ano niya. Pero, kayo kung gustong-gusto niyo pa ito, pakita ko sa inyo yung price dito. Kasi, mayroon dito. Ito, 1,800 pesos pa siya mga amigo. Pero yan na lang yung, ito lang talaga yung issue niya. Yung sa outsole is 9.5. So yan, kung 9.5 ka, so, bisitahin nyo sila dito. Mayroon pa ditong isang Adidas black and white combination mga amigo ng colorway. Wow, ito solid pa rin to. Napaka lightweight lang tong design na to, yung model na to. 1,800 pesos. Size 9.5 din. At ito yung Paris niya mga amigo. So yan. Ito yung kabilang side. This is pulido pa rin pati yung outsole. So dito siya. Kung solid din naman pag-uusapan, meron pa ditong isang Reebok shoes mga amigo. Wow. Ito yung condition niya, which is medyo makapal na rin yung heel drag niya. 1,600 pesos to. So para sa mga naghahanap ng ganitong design, ang size niya nito is size 7.5. So dito siya. Pakita ko rin sa inyo yung Paris niya mga amigo. Ito. So yan, reflectorized na po yung heel cover dito sa pinakaligod. Oh. Parang nagre-reflect siya pag matamaan ng ilaw. So yan, pulido pa pati yung upper material or upper part ng sapatos. At ang outsole niya, so yan lang yung medyo problemado na lang konti mga amigo. So ito yung isang Paris dito. Which is yung, ito yung Reebok Fury Light na gray and then white yung pinakalikod, yung sa heel cover. So ito yung outsole mga amigo. Which is mayroon na siyang heel drag pero manipis pa mga amigo. So yan, isa sa mga good pa dito. Ayan, hindi halos nagamit pa to siguro. Which is 1,800 pesos. So yan, para dito.